kapayapaan kita. Ibigay mo sa akin ang wali na abukak. Sino yun? Siya ang aking kanang kamay. At yan ang nagsusumbong na lahat ng kalokohan ko. Kung hindi niya ibibigay sa akin ang wali na abukak, ituro niyo na lang sa akin kung nasaan. Pag nakita ko si Imang, gagawin ko lahat para mahalin niya ako muli. Di na magpaparaya sa'yo. Eh, paano naman kasi ang sumasama ng ugali niya? Hahayaan niya akong mamatay? Anong malay mo, prinsesa? Baka siya makatuluyan mo. Parang meron silang kilig, no? Gusto ko nga sana humingin ng tawad sa'yo. Parang ano? Parang bagay sila? Dahil sa kagustong kumakuha ang wali na abukak, inakalimutan ko na kung ano ang tama at mali. Kilala kong gano'ng kaitim ang budhin ni Don Francisco. Hindi siya magdadalawang isip na ipapatay ang kapatid ko. Pero makikiusap sana ako sa inyo. Huwag na kayo makialam. Angel, what? Angel, parang awa mo na! Awa! Nakita mo ba kung paano ko makaawa sa'yo para sa buhay ko? Pero nakinig ka ba? Tuwang-tuwa kang makita unti-unti akong pinapatay. Patawarin mo ako, Angel! Sarat ng pasakit na ginawa mo sa akin sa kapatid ko. At kabayaran sa lahat ng mga atraso mo sa mga tao. Hello? Yes? Kamag-anak po ba kayo ni Don Francisco Saavedra? Anak po niya ako. Bakit po? Ma'am, ang papa niyo, hinostage ni Angel Sigat dito sa ospital. Tinutukan niya ako ng baril. Ha? Sige, papunta na ako dyan. Isang bagay lang gusto kong tandaan mo. Ano yun? Kapag may nalukso sa'yo na pangit sa mundo niyo, isipin mo lang na ikaw ang pinakamaganda dito. Ayan. Masaya ka na. Huwag ka na malungkot, ha? Eh, sino ba naman may gustong malungkot? Pero hindi niya yata talaga may iwasan sa buhay ko eh, dahil parang pang soap opera yung buhay ko. Alam mo, Imang, isipin mo na lang na ang kalungkutan at kaligayahan ay nasa isipan lamang. Pwede mo itong pagpilian. Maraming salamat, Repo Sakash. Paalam. Paalam, mahal na prinsesa. Sorry. Sumuko ka na! Huwag kayo magigilang! Wala kayong alas mga ahiyo palagi ang matanda to! Ibababaril mo at pag-usap tayo na maayos. Papakatayin niyo ako! Pag-uunahin ko muna itong matanda to! Angel, huwag mong sayangin ang buhay mo. Bata ka pa, mahaba pa ang panahon mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa bunga dahil sa isang bagay na walang saysay. Hindi magpapago isip ko! Isang hostage drama ang nagaganap ngayon sa Laguna Provincial Hospital kung saan pinasok ng isang kinikilalang Angel Sikat ang kwarto ng isang pasyenteng si Don Francisco Saavedra. Si Saavedra ay isang mayamang negosyante mula sa bayan ng Nagcarlan, Laguna. Sikat naman ay ang dati niyang bodyguard na nagtatangkang maghiganti sa kanyang dating amo. Ha? Hindi ko alam, artista na pala itong si Angel. Ano? Sino? Mga sisters, tingin niyo, si Angel, oh, nasa TV. Si Angel! Si Angel! Angel! Ang galing mo, Ate, no? Ano, Ate? Si Angel! Ano? Si Don Francis! Naku! Ito na yata ang sinasabi niyang maghiganti! Ha? Saka ko na, ano ba ito? Di ba ito teleserye? Tumigil ka! Hindi yung teleserye! Nagoon na yan! Ha? Nagoon na! Nagoon na! Ano ba ginagawa natin? Balik, ipila ako! Ipila ako! Ipila ako! Ipila ako! Tara! Ikaw lang! Pihira ko na ito siya! Ang kaka mapupunta! Ipila ako! Dali na! Excuse me, Iwan. Bakit mo nga pala hindi kinuha ang wali na abok? Dahil tama si Repo Sakash. Sa mga kinikilos ko ng mga nakaraan mga araw, hindi ako karapat-dapat makakuha ng wali na abukak. Oh! So, paano yan? Edi, pag-alis ko, magkaaway na ulit tayo dahil tutulungan ko tatay mo para makuha ng wali na abukak. Oh, sige. Dahil mukha naman lang
lalagnatin ka kapag ituloy mo pa ang pagiging mabait mo. Kaya, good luck na lang sa'yo. Shush! Nakasama pa. Good luck na sa'yo. Si Karma! Disappear! Ako, saan ka nang galing? Alalang alala ako sa'yo ko eh. Lorenzo, huwag ka na mag-alala sa akin. Ligtas naman ako eh. Siya nga pala. Meron ako nakilala, Lorenzo. Katulad ka din niya. Mabait, tsaka matalino. Sino siya? Si Repos Akash. Naiintindihan na kung ano pinagdadaanan ko ngayon eh. Tsaka marami siyang naipapayo sa akin. At dahil sa kanya, mawawala na ang galit sa puso ko. Siya ang kanang kamay ng lolohain. Akala ko si Pablo lang sa kasilungang karibal ko, meron naman palang bago. Masayo! Huwag yung nalapit! Tutuloy ako na narito! Ibaba mo na ang baril mo at sumuko ka na. Mag-usap tayo ng maayos! Anghel! 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 Parang nga ba ito lang? Kirato! Ang mapapatay ng baba! Maraming atraso tumatang lang ito, pati na sa'yo! Siya lang puto sa akin, ako rin ang anak niyo! At palabas sila natin ang Lourdes! May kasalanan ng papa ko, pero marunong ako magpatawad. Saan kayo marunong magpatawad? Ako hindi! Ken, parang awa mo na, para na lang sa akin. Ikaw mo na ang baril mo. Angel, matakot ka sa Diyos. Ang alam na rin yung kwarto nila ko. Ito na mong kalamat, ito na mapakakain. Hindi mo kumayo, sigal mo lang kaya. Skip, 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 tumalo. Mapasin kung tumalo ka. Isa ng mga kamay mo ng muruming dugo ko. Ang Diyos ay marunong magparusa ng mga katulad ko. At kung igagaan man ang loob mo, hindi patay ang kapatid mo. Itinago ko siya para gamiting bala natin sa iyo. Nanay madre. May inasikaso sila eh. Ah, eh sino po naghanda ng hapunan? Eh di ako. Nax, ikaw Lorenzo. Marunong ka ba magluto? Masarap ba yan, ha? Siyempre, di ba paborito mo to? Ay, oo nga, no. Ay, siya nga pala, Padre Agaton. Meron ho ako nakilala sa lugar ng mga lolo at lola ko, si Repos Akash. Eh, ano naman ang ginawa mo sa lolo at lola mo? Nakakaya nga po, pero dala kasi ng galit ko. Gusto ko kasi kunin ang wali na abukak, pero hindi ito binigay sa akin ni Repos. Eh, bakit hindi binigay sa'yo? Dahil hindi daw sapat na dahilan para makuha ko ang wali na abukak. Kaya hindi niya binigay sa akin. Eh, bakit? Ano ba kasi ang dahilan mo? Gusto ko kasi maghigante sa lahat ng mga nangaapi sa akin. Kaya ni Pablo. Pero, napaliwanagan ako ni Repos. Yung bang nung nakausap ko siya, Padre, nawala lahat ng galit ko sa puso. Parang, siya lang talaga ang nakakapag-intindi sa akin. Bakit eh, ma'am? Ako ba, hindi yung ba ako mapapagkatiwalaan? Hindi yung ba ako tinuturing na
isang matalik na kaibigan. Ay, hindi naman sa ganun, Lorenzo. Mabuti pa eh. Ibigay nyo na usapan nyo. Baka magkatampuhan lang kayo niyan. Kumain na lang tayo. Ano na pag-usapan natin? Ano naman ang pag-uusapan natin, Padre? Eh, bakit hindi mo ikwento kung anong ginawa mo sa lolo't lolo mo? Gusto ni Imang, pagising pa lang niya sa umaga, punong-puno na ng bulaklak ang kwarto niya. Bulaklak ka mo? Kaya-kaya ko yun. Yung hindi pinipitas sa hardin ko, ha? Hindi pipitas din sa hardin. Okay. Tapos gusto niya, pinagluluto siya. Ay, di ako marunong magluto. Ay, tuturuan kita. Basta ang paborito niyang ulam ay pinakbet. Pinakbet? Oo. Tapos, ayaw ni Imang na naiinitan siya. Kaya dapat paypayan mo siya. May air pa naman tayo dito eh. Eh, nagtitipid ng kuryente si Imang eh. Electric fan pwede. May kuryente rin yun, di ba? Papaypayan. Tapos, ang gusto niya, pinaghihele siya pag matutulog na siya. Ano yan, sanggol? Eh, gusto niya kinakantahan siya eh. Eh, hindi kaya marunong kumanta. Eh, hindi mo naman kailangan maging singer eh. Basta kahit anong kanta, pwede na. Ang hirap na ito nagagawa mo ah. Ayaw mo? Eh, madali naman ako kausap eh. Ang sinabi ko mahirap. Hindi ko sinabing hindi ko kakayanin. Sir, alam kong malaking abala para sa inyo. Pero nakikiusap ako, huwag niyo na siyang hulihin. Ay, salamat. Alam kong ang pang-hostage ay isang krimen. Pero ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang dapat ikulong. Kaya nakikiusap ako. Hindi ako magsasampa ng demanda. Pakawalan niyo na siya. Tawarin mo ako, Angel. Sa lahat naman nagawa ko sa'yo. Huwag kang mag-alala tungkol sa kapatid mo. Pakukuha ko siya para magkasama kayo niya. Pinagtapat na ni Angel na siya talaga ang kumuha sa anak natin nung ipinanganak ko siya. Inutusan siya ng papa at ipinalit sa anak ni Lourdes. Hindi ko masisisi si Angel kung gusto niyang patayin ang papa mo. Ang importante, Antonio, nakapagpatawaran sila. Tsaka alam mo, buhay ang kapatid ni Angel. Ang swerte naman ni Don Francisco, no? Sa lahat ng mga kasalanan niya, ay nakuha pa siyang patawarin. Pablo, kung si Angel nga napatawad niya ang papa, sana mapatawad mo na rin siya. Ate, kung si Angel kaya magpatawad, ako hindi. Nasaan katarungan kung bawat kasalanan ay kaya kalimutan at patawarin? Hindi para tayo magbigay ng katarungan, Pablo. Ano ibig sabihin nun? Pwede akong manggahasa? Pumatay ng tao? Tapos isang atake lang sa puso, pwede na ako humingi ng tawad sa lahat ng taong nagkasala sa akin? Pablo, marami kang pwedeng idahilan. Pero isang araw, oo, mawawala rin ang papa. Pero ikaw, matatahimik ka ba na alam mong nandyan sa puso mo nakatanim ang galit at walang kapatawaran? Ay po, Sakash, yan lang kita nakita mo walang kibo ah. Naalala ko lang si Imang. Uy, may gusto ka na yata sa kanya, no? Di ah. Naaawa lang ako sa kanya. Eh, bakit ka maaawa? Dahil malungkot siya. Kailangan niya ng kaibigan. Eh, di puntahan mo siya. Ayoko naman maging persumido.
Oh, wala namang mawawala kung nadalawin mo siya, no? Aalamin mo lang naman kung kamusta na ang lagay niya. Lourdes, mga damit ko yan, ha? Oo nga. Palalayasin mo ba ako? Eh, kasi hindi ka na dito titira, eh. Paano ako makakabawi sa anak natin kung hindi ako dito titira? Eh, kasi doon ka na sa simbahan titira. Nagbibiro ka ba? Hindi. Patitirahin mo ako sa simbahan kasama mga madre mangkukulam? Oo, kasi yun lang ang paraan para maging totohanan na ang pagiging mabait mo. Anong balak mo ngayon, Angel? Pupunta ko na kapatid ko. Katapos, iuwi ko na siya sa probinsya naman. Ah, ganun ba? May ano naman ang gagawin ni Gabriel sa probinsya? Pagsusumikapang pag-aralin siya. Parang makapunta pa siya ng kolehiyo. Oo nga naman. Tama ng paghahanap buhay sa masama, sister. Gusto kong makapagsimula siya ng normal at matuwid na buhay. Para na makapaghanap buhay siya ng normal. Naku, mamimiss ko si Gabriel. Mamimiss ko yung mga gabi na lalabas ako banda dyan, tapos magkikita kami. Mamimiss ko yung malalamig na gabi na yayakapin niya ako. Papalutin niya ako ng mga kamay niya. Ay! Ay, ganun? Charus! Siyempre naman, nagda-daydream lang ako. Nabasa ko lang yun sa comics. Ang ganda kasi. Ang ganda nga. Ang ganda, di ba? Oh, pero mamimiss mo si Gabriel. Oo naman, mamimiss ko si Gabriel. Eh, kung gano'n naman pala, eh, bakit hindi ka sumama sa probinsya? Dahil kami ni Sister Marceline, eh, hindi ka naman namin masyadong mamimiss. Ma, sinabi niyo yan, ah. Paano naman kayo kung wala na ako? Paano niyo iisipin yung mga solusyon sa problema na hindi niyo naman naiisip? Paano na? Solusyon! Solusyon ba ang tawag mo sa ipinagpalit mo kami ni Don Francisco kagabi? At ako ang natutukan ng baril, Angel? Paano kung pumutok ang baril? Itig pa na ikan. Puro kalokohan tong mga to. Ay, Angel, basta ang dasal ko ang inyong laging kaligtasan. Maraming salamat, sister. Mag-iingat kayo, ha? Sige. Ayoko! Sobra na to, ha? Ano? Sumusuko ka na? Wala naman sa usapan natin. Natitira ako sa simbahan, eh. Eh kasi, bukod sa pakikipaglapit mo kay Imang, may mga trabaho sa simbahan na kailangan mong gampanan. Iniisahan mo ko. Wala to sa pinag-usapan namin ng amang hari. Eh, gusto mong tawagin ko sila? Wag. O ano? Sabihin mo lang sa akin, madali akong kausap. Gusto mo ba? Ayaw mo? Ayoko. Pero gagawin ko. Kahit ayoko. Okay, tara na sa simbahan. Kausap mo si Pablo. Papa, ilang beses ko nang kinumbinsa si Pablo na kausapin ka, pero ayaw niya talaga. Hindi ko naman siya masisisi. Napakamalas niya na ako pa naging ama niya. Papa, kung magsalita ng ganyan. Hindi naman ako likas na masamang tao. Naging mabuting ama at asawa rin ako. Mahal na mahal ko ang iyong mama. Nang dumating ka sa buhay namin, ipinangako ko na gagawin ko ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Pero sa pagtupad ng pangarap kong iyon, napabayaan ko kayo.
Nabaling tuloy sa ibang pagmamahal ng mama mo. At nagbunga kay Lourdes. Ibinuntun ko ang lahat ng galit ko sa mama mo kay Lourdes. Hanggang sa ikamatay ng mama mo. Hindi ko alam kung paano ibabalik ang buhay ko sa masasayang araw na yun. Mga araw na puno ng pagmamahal ang puso ko. Na walang galit. Walang kasamaan. Hindi man natin maibalik ngayon yung mga panahon na yon. Pero pwede naman tayong magsimulang muli ngayon. Paano, Lucia? Paano? Tulungan mo ako. Gusto ko nang ituwid ang lahat kung pagkakamali ko. Huwag ka mag-alala, Papa. Tutulungan kita. Pagtutulungan natin ng Lourdes. Madre, patawarin niyo ako kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo, ha? Humihingi ka ba ng tawad dahil naisip mo talagang nagbago ang ugali mo? Opo. Eh, napag-isip-isip ko kagabi na magpasya na ko ako. Aalisin ko na lahat ng galit ko sa puso. Ay, salamat. Kaya sana, huwag ko kayong mag-alala sa akin. Naku anak, hindi naman kami masyadong nag-alala. Kasi alam mo ba, nakita namin kung nasaan ka kagabi. Ha? Hmm. Eh di nakita niyo yung mga nakilala ko. Eh teka muna, sino ba yung nakilala mo? Si Repos Akash. Naku ho, napakabait niya. At saka, katulad ko din ho, ganito yung itsura niya. Ay parang hindi, kasi tos parang mas maraming bukol yung... Ano ba? Inay? Ano yun, anak? Hindi ko kayo. Andito ang tunay kong ina. Si Lourdes. Nay. Nay, pasensya na ako ah. Di ako nakapagpaalam sa inyo. Dito na ako nagpalipas eh. Okay lang yun. Ipinagpaalam na naman sa akin ng mga nanay madre mo eh. Inay? Yumaon na ba ang itay ko? Ha? Kung ganon, hindi kaluluwa ang nakikita ko sa harapan ko ngayon. Andito nga talaga siya. Hindi pa ako namamatay. Para patunayan ko sa'yo, handa akong tumira dito kasama mo at magsilbi sa'yo. What? Si Martina mapalapit sa kanyang anak. Nay, kung hindi niyo ho alam kung saan ito papunta, ako alam ko at hindi ako papayag na magkaroon ba siya ng isa pang pagkakataon na saktan ako ulit.
ni Rowang makausap. Pasok ka, anak. Kung nung sabihin sa akin, sabihin niyo ng diretso. Marami pa akong gagawin. Patawarin mo ako, Pablo. Sa lahat na nagawa ko sa iyo at sa iyong ina. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko sa inyo. Vargas, eh, naalala kita. Kaya dinalaw kita dito. Inong, pwede pa kitang maging... Kaibigan? Kasintahan. Thank you.